have to learn how to make business profitable. Yung mga nasa paligid mo, ano yung malakas sa kanila? Ano yung mabilis sa kanila? Bakit sila kumikita? Bakit ako hindi? Assessment. Assess mo. Now, I cannot give you the perfect advice kasi ikaw yan nandyan sa lugar ninyo. Ikaw ang nakakaalam kung anong gusto ng mga taong kainin dyan. Ikaw ang nakakaalam kung anong perfect na produkto na pwede mong gawin. When you make product, do it with love and passion. And kailangan excellent. Hindi po pwedeng good lang. Hindi yung nakapagluto ka lang. Hindi yung nakapaghain ka lang sa customer mo. Pag nagbukas kayo ng salon na negosyo nyo, gusto ko ma-experience gusto ko kumita ng malaki, hindi, mali yung konsepto. Dapat kung magtatayo ka ng salon na negosyo, gusto mong ma-experience nung magpapagupit yung pinakamagandang itsurang makikita niya sa salamin na gawa ng salon ninyo. It's actually, what can you provide to your customer? That's how you do business. Business is not all about profit. Business is about solving a problem. Nagugutom ako eh. Creative ako sa ano eh. Sa adobo eh. Saan ba may pinakamasarap na adobo? At ayun na. Nagigil ko, gusto ko ng milk. Nilain nila yung customer nila. Inaasikaso nilang maigi. That's how you make a profitable business. Now, you have to accept that fact. Now, that's the starting point. Acceptance. Kailangan tanggapin natin na, yes, ito nga, sige, mag-aayos ako, sir. O, ano kailangan kong gawin? The best strategy, number one, is observation. Tignan mo ano yung mabilis sa labas. Ano yung gusto ng tao? Magtanong ka sa customer mo, ilan na lang yung customer mo dahil may na-negosyo mo. Tanongin mo, ano ba yung gusto ninyo? Ask your customer kung ano yung comment nila. Diba? At kailangan mong tanggapin kung magko-comment sila, actually, hindi masarap yung milk tea ninyo, matabang. Ano yung kailangan mong i-improve? Adjust. Ano yung kailangan mong gawin? Adjust. So that makuha mo yung panlasa ng gusto ng tao, doon ka mag-uumpisa. That's the perfect marketing strategy. Nothing beats the best tasting product when it comes sa negosyo. Okay? Alright. So, maraming salamat sa nagtanong. And 218 right now? 218 right now? Alright, guys. So, mag-i-start na po tayo sa negosyo ko. Alright? So, Wendy, can you please share screen? Ayan. So, mag-i-start na tayo ng presentation natin, guys. Mamaya na yung mga tanungan ng. And so, this will be the first time and only time that I will explain this, no? Yan. So, this is our... So, negosyo ko is owned and managed by yours truly, Wendy and RDR. No? Kami po ang may-ari ng negosyo ko. No? So, this is your create your brand, your own brand presentation. Meaning to say, ano ba yung create your own brand, Sir Raymond? Create your own brand, meaning to say, kami ang mag-i-establish ng sarili mong negosyo. Pangalan na gusto mo, konsepto na gusto mo sa mapipiling konsepto dito sa loob ng negosyo ko. And then right after that, once na nakapili ka na, pupwede mo siyang ipa-franchise in the future. Ibig sabihin, this is the only opportunity that is scalable na pupwede nyo pong ipa-franchise. Sa mga nalulugi negosyo, kung di nyo na alam yung sagot sa gagawin ninyo, you can start with negosyo ko. Alright, next slide. Three amazing opportunities with negosyo ko. Number one, ang number one opportunity na gusto ko pong mapansin ninyo is madidiscover mo kung paano ka pwede kumita ng 6 to 7 digit income kahit nasa loob ka lang ng bahay. Second na madidiscover nyo po this night is paano mag-establish ng sarili mong franchising na company or franchising business. Yan yung tanong na marami sa inyo kanina, di ba? O yan, explain natin ngayon yan. Number three, malalaman mo kung ano ang pinakabagong pamamaraan ng pagninegosyo. Ano yung updated? Ano yung bagay sa akin? Ano yung pwede kong gawin sa negosyo ko? Alright? Okay, so right now we have more than 800 franchisors and counting. Yun po yung nagagawa po namin. Yun yung, kumbaga, yun yung masasabi namin na proud kami. Marami sa kanila ang naging successful na brand na. Marami sa kanila ang kumita na ng malaki. Because doon sa na-provide naming services sa kanila.
Okay? And ito po yung itsura ng office po natin. And next slide, please. And yan po ang itsura ng ating workshop area. We have our workshop area dito sa Visayas Avenue. So, Visayas Avenue, Quezon City lang po yan. And then, of course, next slide, the founder is yours truly, RDR, Raymond De Los Reyes. And, of course, the CEO of the company, syempre, si Miss Wendy Antonio. Ayan. And this is our corporate office. Ayan. Next slide, yan po ang corporate office po natin. Yan po ay along Visayas Avenue lang po. So, nasa gitna po niya is Mayumi Beauty Center na ako din po ang may-ari. Ayan. So, yan po yung mga existing na business po natin ngayon, no? So, si RDR po, meron po siyang negosyong RDR Business Solution, Mayumi Beauty Center, negosyo ko, Viral Influencers Hub, at marami pa pong iba. And those opportunities are actually registered sa ating government. Yan po yung mga existing na negosyo po ni RDR. So, one of which is negosyo ko. So, ano ba yung negosyo ko? This is our next slide. Alright. Okay, is actually to provide, next slide please. Actually to provide scalable opportunities to all aspiring entrepreneurs and nurturing. Tuturuan. Okay? And then, tutulungan namin kayo nurturing their capacity and skills to ever-expanding enterprises. Marami po kasi ang nagbubukas na negosyong kainan na ano ang ginagawa? Operational, antay ng customer. Kung mapapansin po natin, kung magbe-benchmark po tayo o kukuha tayo ng basihan ng mga magiging, ng mga successful ng pagkain na negosyo, there's only one thing common sa kanilang lahat. And what is that? Ano yung common sa kanila? They are all into franchising. Name it, Jollibee, Kenny Rogers, KFC, Chowking, Red Ribbon, Goldilocks, at marami pa pong iba, isa lang po ang common sa kanila, franchising. Maraming nag-fail sa pagkain na negosyo kasi hindi sila nakatawid doon sa tinatawag natin na franchisable concept. Hindi nila nagawang ipa-franchise yung negosyo nila. And kaya po binuksan ang negosyo ko. Alright? So, negosyo ko, next slide, please. Ang negosyo ko is creating your business empire. Not one, not two, not three, not four. Maybe 10, maybe hundreds of branches in a span of 1 year, 2 years, 3 years. Nasa sa inyo po yan. So, that is the concept of negosyo ko. Now, next slide. How to start a scalable and franchisable business? Paano ba mag-umpisa? Take down notes. Alright? So, this is, next slide. This is the step-by-step process in establishing your franchising business. Step one. Next slide. Next slide. What is your desired food or beverage business? Ano yung gusto mo na pagkain na negosyo? So, right now, we're talking about food. But later on, sooner or later, magkakaroon po tayo ng establish your own laundry shop business. Establish your own mineral water station business na kayo ang magpapa-franchise. Establish your own skincare business na kayo ang magpapa-franchise. Doon po papunta ang business model ng negosyo ko. So, ipinapakita ko na po sa inyo yung future. So, as of the moment, ang available po sa atin na opportunity is food business. So, food and beverage business po. Kailangan alam natin ano yung gusto natin, ano yung patok, ano yung pwedeng tangkilikin sa atin. Step 2, look for credible and reliable suppliers. Kasi marami po ang magbubukas ng negosyo, ang problema hindi nila alam kung saan sila kukuha ng mga stocks na gagamitin po nila for their restaurant or for their food business. So, yan po yung pangalawang gagawin ninyo. Number 3, create costing and feasibility study. Kailangan pinag-aaralan po lahat ng negosyo. Alam mo kung magkano, eksakto, paano kakikita dyan sa negosyo na yan. And then step 4, look for multimedia services service provider for your creatives and social media contents. Why? Because social media is the only way for you to scale up your business nowadays. Imagine ninyo na lang to, guys. Itong wala pang social media, si Jollibee kailangan niya magbayad ng million, maybe billion in a year para lang sa commercial. So kung ikaw ay baguhang brand ka, baguhang kumpanya ka, baguhang negosyo ka, how can you actually compete with Jollibee? There's no way.
Nowadays, you can compete. Your business can be competitive because of social media platform. Ang social media po, hindi lang po tambayan yan. Dapat po yan pinagkakakitaan. So how to maximize, utilize your social media? Yung business mo, gamitin mo sa social media. Alright, step 5. Establishing your brand and starting the business. Establishing your brand, not establishing your store. Marami kasi nagbukas lang ng tindahan. Anong pangarap nila? Makapagtinda. Mali. Dapat pag nagbukas ka ng tindahan, ang gusto mo, sa tindahan maraming makatikim ng produkto ko sa buong Pilipinas. How can I actually do that? Through franchising. Establish your brand. Alright? So, ang kagandahan po dito sa lahat ng i-explain ko sa inyo, when kumuha na po kayo ng package, is this is the franchise setup inclusion. Ito po kasi yung problema po ng maraming mga negosyante. Ito po yung problema nila. Number one, creating your brand name and logo. Sir, hindi ako marunong mag-Photoshop. Wala akong idea sa paggagawa ng brand name and logo. Can you help us? Yes, kasama po yan sa lahat ng package po na kukunin ninyo. Sir, hindi ako marunong gumawa ng operations manual. Iga-guide nyo ba ako at tuturuan nyo ba ako kung paano makagawa ng manual? Yes, tuturuan po namin kayo. How about franchise contract, sir? Wala akong kopya ng franchise contract. Paano ba gagawin ko dyan? Kasama na rin po yan. Costing and feasibility study, sir. Hindi ako marunong gumawa. Bibigyan ka namin ng formula or guide para magawa mo yan. Point of sale system, wala po ako niyan. DTI registration, hindi ko po alam yan. One-stop shop supplier, hindi ko po alam saan ako kukuha ng stocks, and etc. Sagot na po namin lahat yan sa inyo. And you do not have to pay us $138,974 those services. Kasi yan po ay makukuha ninyo sa lahat ng packages po ng negosyo ko. Alright? Next slide. Ano pa yung mga makukuha natin sa lahat ng packages ng negosyo ko? Basic hanggang advanced na Facebook advertising. Just recently, mga nakagraduate po, more than 100 participants po, ang nakatapos po at naka-attend doon sa Facebook namin. No, or social media advertising. Now, the problem is, saan mo i-apply yung opportunity na natutunan mo doon? Nothing beats food business nowadays. Yan po, yan pa rin po ang pinakamagandang negosyo ngayon. So, basic hanggang advanced Facebook advertising, kasama pa rin na ituturo po namin sa inyo ngayon yan. Okay? Kasama pa rin po yan. How to create a powerful sales flow. Ano ibig sabihin? Lahat ng negosyo kailangan ng sales. The problem with a lot of enterprises or venture or business right now is wala silang tamang sales process. So doon nagkakamali ang marami. So dahil wala silang tamang sales process, sales flow, ano nangyayari? Yung negosyo nila bumabagsak. Napaka-importante ng sales flow. Kaya yan po ay sinama na rin po namin. Okay? How to create advanced social media contents. Paano ka magva-viral? Yung pagkain mo, paano magva-viral sa social media? Paano kaya babayaran ni Facebook dyan? Kasama na rin po dyan. Diba? Yung ikaw yung binabayaran ni Facebook at hindi ikaw yung nagbabayad kay Facebook. Paano ka mamonetize? Paano ka sisikat? Kasama na rin po dyan. How to schedule advanced posts for Facebook and TikTok. Yung isang araw mong gagawin, 30 days na may post sa social media mo. Paano gagawin yun? Kasama na rin po dyan. How to create customer service system? Paano ka mag-create ng CSR na nakakatawag, nakakapag-text, nakakapag-follow up sa mga potential franchisee or potential customer mo for your business? Ituturo po na din po namin sa inyo yung flow niyan. Okay? How to create a personalized website for your business? Isipin nyo, website 70,000 to develop a website, makukuha ninyo ng libre. Alright? Facebook ads, cheat flow, automation, 2 years membership sa Growth Circle International, sa investors pa lang na makikita ninyo at makakasalamuhan nyo sa GCI, sobrang sulit na po kayo. Alright? Kasama na pong lahat yan sa lahat ng packages po na i-avail po ninyo sa negosyo ko. Alright? Next slide. Milk tea and coffee business presentation. Maganda pa talaga kitaan dyan sa milk tea. Ang dami nagmi-milk tea, sir. Diba? Maganda pa kitaan dyan sa milk tea and coffee shop business. Now, next slide. Alright. Ipapakita ko po sa inyo ngayon. Alright. Ipapakita ko po sa inyo ngayon kung magkano po ang kitaan ng milk tea. For example, sa 16-ounce classic bubble tea, premium Taiwan milk tea po yan. Okay? Pakibuksan nyo pinto.
premium Taiwan milk tea po yan. Ang cost po is 22 pesos. Yun lang po ang cost ninyo. Premium po yan, ha? Alright. And selling at 80 pesos. So, ibig sabihin, may kita po kayo na 58 pesos kada baso po sa 16 ounce. Alright? Next, dark chocolate and milk tea, 26 pesos, 90 pesos po ang bentahan, 64 pesos po ang tubo. So, Sakura strawberry milk tea, isa po ito sa pinakamabili. Alright, 26 pesos, 96 pesos ang bentahan, 64 pesos ang tubo, red velvet milk tea, 27 pesos, 95 pesos ang bentahan, 68 pesos po ang tubo. Alright? So, meaning to say, kung gagawa po tayo ng simple mathematics, okay? If you have 14 orders of classic bubble tea, which is yung pinaka-basic po natin, gagawa ka na, meron tayong dark chocolate milk tea, 12 order, 12 order ng Sakura strawberry milk tea, 12 order ng red velvet milk tea. Alam mo ba ang kinita mo sa loob ng isang araw is 3,164 pesos? Alright? And sa loob ng isang buwan, that is 94,920. And sa loob ng isang taon, 1 year po yan ha, hindi po 1 month. Sa loob ng isang taon, you got 1.1 million. Yeah. Anong ibig sabihin po nito? Sir, maganda pala yung negosyo milk tea. Ang laki ng tubo. Yes. Whenever nagagawa ka ng negosyo, make sure na ang produkto po ninyo is with high perceived value. Sir, anong masasabi mo doon sa 20 pesos milk tea? Sa 30 pesos milk tea? Dapat ba ganun ang gawin namin? Gumaya kami sa kanila. Pwede nyo pong gawin yan. Pero, importante po yun na matutunan ninyo is yung tinatawag po natin na branding. Bakit ba si Macau? Bakit ba si Coco nabibilhan? Bakit ba ang Serenity nabibilhan? At malakas pa rin sila hanggang ngayon. It's because of the branding. Kaya po, ang pinili po namin ng mga produkto dito are premium Taiwan milk tea. So, ibig sabihin, sa branding kasi, doon marami ang magpa-franchise sa'yo ng malaki. Doon kakikita ng malaki. Mamaya explain ko sa inyo. Alright? Next slide. For example naman, doon naman sa... Alright. Doon naman po tayo sa coffee business. So, ito po, it's same with Tim Hortons. Ayan. So, yung mga coffee na isa-serve po ninyo dyan is kasing lasa po at parehas po yung ingredients ng ginamit sa Tim Hortons. Okay. For example, iced French vanilla. Ang cost po is 27 pesos. Bentahan is 90 pesos sa store. Ibig sabihin, ang profit po ninyo is 63 pesos. Iced mocha, 20 pesos. 90 pesos po ang bentahan. 70 pesos po ang tubo. Sa dark chocolate, 29 pesos. 95 pesos po ang bentahan. And 66 pesos po ang tubo. Caramel macchiato, 27 pesos. Right? Ang cost, 95 pesos ang bentahan. 68 pesos ang tubo. Meaning to say, gamitin po natin yung same formula, umorder ng French vanilla, which is the best seller, is 14. Puro lahat po yan ice cold, ah. Okay? 12, 12, 12. Ibig sabihin, ang benta po ninyo, ang kita po ninyo sa loob ng isang araw is 3,330. If we will multiply it in a year, that is 1.2 million. 1.2 million po ang kinita po ninyo. Alright? So, yan po ay sa retail pa lang. Okay. Now, ito yung tanong. Sir, maganda pala kitaan ng retail, no? Ito po yung kitaan naman sa franchising. Alright? Kapag ka magpapa-franchise na po kayo ng negosyo ninyo, now it's up to you kung magkano yung gusto nyong kitain. Sige, konting interaction naman para hindi naman kayo laging ano lang nakikinig lang. Magkano po ang gusto nyong kitain? Okay, ilagay nyo nga po sa chat box natin. Lagay nyo lang sa chat box. Magkano po ang gusto ninyong kitain? Yung desired na po gusto nyong kitain buwan-buwan para makasustain kayo sa buhay ninyo. Sige nga. Alright. Yung desired ninyo na income. Sige nga guys. Ayan na. Yung sa palagay ninyo, may masaya ako.